Ngayong araw sa Sports Chat, nakapanayam ng PTV Sports ang dating manlalaro ng FEU Tamaraws at PBA player na si Ronald Magtulis. Ibinahagi ng dating Hinebra at Pure Foods Forward ang karera niya sa larangan ng basketball at kung paano siya nanatiling aktibo sa paboritong laro ng Pilipino. Panoorin natin ito. Welcome to another episode of PTV Sports Chat. For today, we have a very special guest again. UAAP star, NBA star, PBA star, lahat na yata na star siya. Please welcome Mr. Ronald Magtulis. Di naman yata star. Maganda nga po, no? Para sa akin, star ka kasi alala ko yun noon, sumasamalob ko sa'yo pagka tinatalo nyo yung lasal. Kaya pala magkaibigan tayo. Star yung tingin mo sa akin. Anyway, sa Ronald, Coach Ronald, good time now na you're into coaching na. Yeah. Pero yun nga yun, you had your share of playing years. Pwede nyo bang ano kung ano yung mga pinagdaan mo sa playing career mo nung nagbabasketball ka? Ako kasi yung nasa gray area, yung career ko. Mm-hmm. Yung career ko noon, pataas na yung basketball. Mm-hmm. Pagaling na yung mga coaches. Mm-hmm. So ako yung, pero naranasan ko pa rin yung no harm, no foul. Aray. Tapos naranasan ko rin yung bagong basketball, yung bagong brand ng basketball. So, iyon yung maituturo ko sa kanila kasi parehas kong naranasan. But regardless, let's first talk about your college days. FEU, kahit nasabi mo ng ganun, you won a UAAP title at that time, right? Mm. Can you tell us more about that? Oh, napakahirap no, no? Kasi nung pumasok ako sa FEU, 1994, na-disband yung 93 na team. Mm-hmm. Kasi hindi, parang di sila yata nakapasok ng Final Four. So, 10 kaming rookie. Okay. Rookies, dami, 10. So, dalawa lang yung veterano namin. Pero, kasi nga, maayos din naman yung program ng FEU. Lagi kaming nasa Final Four nung past 3-4 years namin. Bago mag-champion. Sino yung mga kasabay mo rito? Baka for the benefit of the viewers, baka naman maalala pa nila kung sino pa yon. So, ang mga kasabay ko talaga dyan, si Robin Mendoza, Michael Oliver. Tapos medyo late na sina Edwin Bacani, Mark Victoria, Christian Nickdow. Mm-hmm. So medyo late na sila noon. Veterano na kaming mga... Ang naiwan noon na veterano, siguro mga 6-7. Ay, sino naman yung mga nakalaban nyo na... Alam ko, kanina pinag-uusapan natin. Yung mga nakalaban mong tagalasal naman na familiar names doon. Nung nag-champion kami, 97, ang kalaban namin noon, rookie year ni Renren. Ni Don yata. Tapos ang mga veterano nila, sila Mark Telan, Dino Aldiguer, Dominic Uy. Mm-hmm. Basta di ko pa maalala na iba, tagal na eh. Pero I remember it well, sabi siya, di ko makakalimutan. Basta sa'yo ako natatakot pag nasa'yo yung bola, pag nasa corner ka eh. Yung mga, kung nakunto na naman si Monturis, 3 points na naman. Anyway, after that, your playing years, you won a UAAP title, you went to the NBA, am I correct? Yes. Dapat 99, may isa pa akong playing year. So, hindi ko na tinapos kasi medyo sumamaloob ko. Natalo kami ng Lasal nung 98. So, parang tsaka wala na akong ipuprove. No? So, sabi ko, sige. Tapos, eksakto, si Coach Danny kinuha ng Iloilo Bolts. So, sinama niya na ako dun sa NBA. Tapos yung mga kasama mo rito were familiar names also. Yes, Vince. Yun yung pinakabotok na botok noon. So Vince the Prince season, yeah. Tapos ang mga veterano namin noon, si Yoyoy Villamin, Don Pulistico, Joey Santa Maria. So ang mga kasama ko namang umakyat ng galing collegiate, si Dale Singson. Si Dominic Uy. Tapos Cemente, parang nauna sa amin doon na isang taon. Malakas yung team nyo. Malakas yung team namin. Pero kami lumaban ng Visayas championship. Oh, okay. Sa South. So, after that, tapos pumunta ka naman ng PBA, paano ka naman na biglang nalipat sa PBA after that? So, sina Coach Ron kasi kalaban namin sila noong 97, si Coach Jong yung coach, pero ang consultant niya, si Coach Ron. Tapos nagpalit ng coach na ang Ginebra,
consultant si Coach Ron sa Ginebra, si Coach Alan ang naging coach. Mm-hmm. So, tinanong kung pwede ako, kung free ba daw ako. Sabi ko, isang taon lang naman yung contract ko sa NBA. Mm-hmm. So, ako yung ginawa nilang direct hire. Ah, okay. Kaya di ako dumaan ng draft. Oh, special ka ba mo? Baka ibang special yun. Special child. Pero, sino yung inabutan mo nun sa Ginebra? So, malakas kami nun. Although, alam ko si Bal David kasi yun lalabas. Aside from Bal. Si Tol, si Bal, Berhel, Jun Limpot, andun na. Ah, sabay kami ni Jun na dumating. Ah, okay. Tapos, sabay din kami ni Alex Crisano. Elmer Lago, andun na. Ang kasabay ko na rookie doon, si JJ. Helterbrand. JJ Helterbrand. Grabe mga kasama. Mga nakasabay mo, ha? Malakas. Malakas, ha? Kaya ang hirap kumuha ng spot, eh. Oo, yun na nga. Pero how was the experience with playing for Ginebra? Sobrang saya. Ako, talagang every game, parang championship. Mm-hmm. Ganon kasarap maglaro sa Ginebra. So hanggang ngayon, kinikilabutan ako pagka naalala ko. Kaya pala yung tuwa ka nung nag-champion, eh. Kaya ka, very good. At least, walang natulog na masama ang loob na ang buong Pilipinas. Tapos, you also went to Pure Foods, I understand. Pure Foods. Naka-isang taon din ako sa Pure Foods. Tapos, after nun, napunta ako ng Coke, pero hindi na ako nakalaro, na-injured ako sa Coke. Anyway, Coach, bago tayo magtapos, bigay ko sa iyo yung opportunity. Baka may gusto kong batiin or pasalamatan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Kasi dinala niya ako sa basketball na gusto mo na yung ginagawa mo, sinisweldohan ka pa, di ba? So, kay Boss Otep, ang Coco Life, Coco Jen, ang Ball Out, so, sila ang nagbigay ng opportunity. And kay Coach Bal, at saka sana kay Boss Anton, tsaka kay Coach Deno, mabigyan ako ng opportunity makapag-coach sa kanila, no? Tsaka kay Coach Danny, tsaka sa lahat ng mga naging coach ko. Kasi lahat naman nun, may natutunan ka dun. So, binaon ko lahat yun para ituro din sa ibang mga bata. Yun, ang haba ng listahan. Thank you. Anyway, thank you everybody for watching us here. And I hope you had a fun time. I'm sure I did. I had a good time with Coach Ronald. And hopefully, pag inimbita ka tayo, di mo bibiguin. Mauna pa ako sa iyo dito.